Mula sa bulwagang pambalitaan ng Quezon National High School, narito ang mga maiinit na balita. News. Headlines. News. Headlines. Lupit ng COVID-19 pandemya, patuloy pa rin kinahaharap ng bansa. News. Headlines. Learning Continuity Plan o LCP. Tugon at aksyon ng DepEd kontra COVID-19 pandemya. News. Headlines. Para sa detalye ng mga balita, bigyang daan natin ang magurong tagapag-ulat mula sa Quezon National High School, Teacher Maricel Guerrero at Teacher Jonathan Ray del Castillo. Magandang araw, bayan ng Quezon! Magandang araw, lalawigan ng Palawan! Hindi may kakailang patuloy pa rin kinaharap ng bansa ang lupit ng COVID-19 pandemic. Bunsod nito, agarang tumugon ang Departamento ng Edukasyon sa pamamagitan ng Learning Continuity Plan o LCP upang hindi maging hadlang ang nasabing pandemya sa pagtatamasa ng dekalidad na edukasyon. Gayun din, maipagpatuloy ang pagtamo ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral habang tinitiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Muli nating pakinggan ang bahagi ng pahayag ng ating DepEd Secretary Leonor M. Briones. Na ang pag-open ng school mag-umpisa anytime between June and August. So, ang napili nating school opening date ay August 24. Pero hindi ibig sabihin na physical na, lahat physical na papasok. Kasi may lockdown naman tayo sa iba't ibang mga lugar. Pwedeng virtual, pwedeng physical sa mga lugar na inaallow ang physical na pagbukas ng eskwelahan. Tapos matapos naman ang school year by April 30. Pero una sa lahat, ang pinakamalaking konsiderasyon natin dito ay to protect the health and the safety and well-being of learners. Yun ang pinakaunang priority natin. Kaya sumusunod tayo sa payo ng Department of Education at saka sa mga polisiya ng IATF. Upang maisagatuparan ang mithiing maihatid ang kaalaman, mapaghusay ang mga kakayahan at patuloy na mabubog ang kabuuang aspeto ng mga kabataan. Ang bawat sangay sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon ay bumuo ng mga plano at programang naayon sa new normal na sistema. Ito ay nagbigay daan din sa pagbuo ng LCP ng bawat paaralan kabilang ang Quezon National High School mula sa bayan ng Quezon, lalawigan ng Palawan. Bilang institusyong naglalayong maisulong ang edukasyon at hindi mautot ang pag-aaral at pagkatuto ng mga kabataan. Mahirap man o mayaman, katutubo man o hindi, may kapansanan o wala, sa kabundukan o kabatagan, ang pamunuan ng Quezon National High School, kabilang ang mga guro, mga magulang at mga opisyalis nito, kaagapay ang lokal na pamahalaan at iba pang miyembro ng komunidad, nagkakaisa at tulong-tulong sa pagtamo ng nasabing adikain, naninindigang ang bawat bata ay mahalaga. Sila'y kapitbisig na gabayan sa pagtamo ng ginituang budil ng karunungan. Narito ang mga layunin at programang matagumpay ng nais sa katuparan at nabigyang daan sa tulong at pagkakaisa ng lahat. Tiyaking ang mga mag-aaral ng K-12 ay natuto ng mga kasanayan ng nakaraang baitang at handa na para sa susunod na baitang. Bridging Program. Naisakatuparan ang Bridging Program para sa mga mag-aaral na papasok ng baitang 7 at baitang 11. Tunghayan natin ang video ng pakikipanayam sa magulang at mag-aaral kaugnay sa isinasagawang Bridging Program. Ako si Maricel B. Mabayag, magulang ng isang estudyante ng grade 7 na kasali sa Bridging Program.
para po sa akin, naman sa ang pagkakaroon po ng reading program ay malaking tulong ito para sa mga kabataan ngayon na napapasok sa grade 7 kasi naging prepared sila at na-review sila sa mga past lesson nila. At saka naging mas may kapakinabang sila ginagawa habang nandito sila ngayon sa bahay. Ang masabi ko naman, bilang isang magulang, ang matutulong ko sa programang ito, sinusuport ko ito at matutulong ko, ikaguide ko yung anak ko para mas maintindihan niya yung module or kung ano yung mga hindi niya maintindihan, magkakaroon ako na hahabaan ko yung pasensya ko at ituturo ko sa kanya na mas maintindihan niya ito. Kung maaaring mag-aral ako para lang ma-guide ko siya ng mas mabuti, gagawin ko po yun dahil para maging mas prepare siya ngayon sa ngayong pasukan, darin na pasukan. Yun po. Magandang araw din po. So, kumusta na? Okay lang po. So, anong ginagawa mo? Po po ay nasasagot ng mga modules po. Ito po ay bahagi ng bridging program Quezon National High School po. Ako po si Mark Denver Titaba, 12 years old po. Gumaduate po sa Reservation Elementary School po. So, yung mga binigay sa yung modules o ang pagsagot ng mga modules, ano ang naging tulong nito sa iyo? Ang naging tulong po nito sa akin ay maganda po. Ito po ay nagdadagdag sa akin mga kaalaman po. Nadagdagan po yung mga skills ko pati po yung mga creative po. At nagiging independent learner rin po ako na hindi po umaasa sa mga magulang at mga guro po. Okay, salamat, Doy. Salamat din po. Remedial class. Pagsasagawa ng remedial class para sa mga mag-aaral na hindi pumasa sa isa o dalawang asignatura sa nagdaang baitang. Narito ang datos ng mga estudyanteng kumuha ng remedial class sa nakaraang taong panuruang 2,100-2,020. Palakasin o paigdingin ang pansangay na kampanya sa paggamit ng DepEd Commons. Ang talaan ng mga tumatangkilik ng DepEd Commons. Makikita natin ngayon ang datos ng mga mag-aaral na nakapagpadala. Para sa darating na taong panuruang 2,020-2,021. Bumalangkas ng konteksto ng pagkatuto at uri ng mga mag-aaral na nakapagpadala sa paaralan. May magandang hapon sa iyo, Isa May Katingog. Nakapag-online enrollment system ka? Yes, sir. Anong masasabi mo tungkol sa online enrollment system? Para po sa akin, mas efektibo po siya kasi mas madali po makapag-enroll pag ganun yung proseso kasi nandoon na po lahat ng information and mas madali po makapag-enroll kasi hindi na po kailangan pumunta sa school para mag-enroll doon kasi po ngayon po quarantine, mahihirapan yung ibang estudyante na magpunta po sa school and mas madali po yung ganun. Pag-aangkop ng kasalukuyang kagamitan sa pagkatuto sa mga kasanayan at pamantayan ng curriculum. Pagsasagawa ng inventaryo ng lahat ng mga kagamitan sa pagkatuto para sa kasanayang nakapaloob sa curriculum. Malinaw ng nailahad ang apat na mga layuning matagumpay na nais sa katuparan. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa mga sumusunod pang mga layunin ating napagtagumpayan. Paunlarin ang kakayahan at kasanayan ng pinuno ng paaralan at mga guro sa online na pagtuturo, paggamit ng module at iba pang paraan ng paghahatid ng kaalaman bukod sa harap-harapang pagtuturo. Orientasyon sa mga magulang at mag-aaral ukol sa pamamaraan ng paghahatid ng edukasyon sa bagong normal na kalagayan. Tiyakin ang ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mag-aaral na palawenyo. Pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan ayon sa bagong normal na kalagayan. Paglilinis ng lahat ng silid-aralan at iba pang pasilidad at kagamitan ng paaralan. Paglulunsad ng wellness program sa paaralan para sa mga guro at kawani nito. Pakikipag-ugnayan sa mga tao o individual na makatutulong upang matiyak ang kalidad ng paghahatid ng edukasyon sa labas ng paaralan. Mapagpalang araw po sa ating lahat.
Ako po si Leonard Vincent Ayon, punong barangay ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Bilang pagtugon sa pagkikipag-ugnayan ng Quezon National High School para sa School Learning Continuity Plan, ay nagkaloob po tayo ng tulong sa ating Brigada Eskwela. Gayun din sa Oakland Balik Eskwela ay nagtalaga po tayo ng tao upang magbantay sa enrollment drop box na inilagay sa ating barangay hall at pagbigay informasyon sa ating mga kabarangay patungkol dito. Ang ating pamunuan ay patuloy na susuporta para may isakatuparan ang mga paghanda para sa ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Makaasa po kayo na ang Barangay Alfonso 13 ay magbibigay ng sapat na pagtugon sa mga pangangailangan ng paaralan tungo sa maayos at kalidad na edukasyon. Maraming salamat po. Buong pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikisa sa lahat ng programa at adhikain ng ating paaralan. Edukasyon ang matibay na pundasyon ng ating bayan tulay sa magandang kinabukasan. Marami pong salamat at patuloy tayong pagpalain, palakasin at patatagin ng buong lumikha sa lahat ng ating mabubuting mithingin. Muli ang inyong lingkod, Ginoong Maricel Cordero at Ginoong Jonathan Ray del Castillo. Manatiling ligtas sa ating mga tahanan at sumunod sa mga paalaalang pangkalusugan.